ipaubaya mo. Maging bukas sa nais ganapin ng Diyos sa iyo sa araw na ito. Magandang buhay mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Dakilain ang Diyos nating mapagmahal. Ako po si Sister Amilin Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Maririnig natin sa mabuting balita ang pahayag ng Panginoong Hesus na sumunod sa Kanya. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Nang makita ni Hesus ang maraming taong nakapaligid sa Kanya, iniutos niyang tumawid sa kabilang ibayo. May lumapit sa Kanya na isang guro ng batas na nagsabi, "Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pumunta." Sinabi ni Hesus sa Kanya, "May lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon, ngunit wala man lang mahigan ng kanyang ulo ang anak ng tao." Isa pa sa mga alagad ang nagsabi sa Kanya, "Panginoon, pauwiin mo muna ako para mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinagot siya ni Hesus, "Sumunod ka sa akin at bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay." Kapagpalang araw mga kapanalig, nung kapanahunan ni Hesus, ang mga alagad ang pumipili sa kanilang guro. Pero si Hesus may sariling patakaran. Siya ang pumipili ng kanyang mga alagad ayon sa pinili na ng Diyos Ama. Ito ay binanggit niya sa Ebanghelyo ni Juan na walang makakalapit sa kanya kung hindi ito aakitin ng Ama na siyang nagsugo sa kanya. Kaya nga nung nilapitan siya ng isang eskriba, sila yung mga eksperto sa batas, matatalino at magagaling, kaya't may kakayahang magsulat ng iba't ibang klaseng dokumento. Sa panahon natin ngayon, siguro ito yung mga abogado. Kaya naman nung nagsabi ang eskriba kay Hesus na gusto niyang sumunod sa kanya, hindi naman siya tinanggihan ni Hesus, pero hindi rin siya sinabihang, "Sige, tanggap ka na." Ang sinagot ni Hesus ay paanyayang tingnan mabuti ang kalooban at tunay na layunin nito. Binibigyan niya ng pagkakataong makapag-isip-isip ang mga katulad ng mga eskriba dahil walang maipapangakong siguridad sa buhay ang mga may nais sumunod sa kanya. Sa madaling salita, posibleng mawala at ipaiwan sa kanya ang kung anong meron siya. Sa kabilang banda sa mga alagad na ni Hesus, may paalala siya na ang mas mahalaga sa kanya ay ang pagiging tapat sa pangakong sumunod at ipatupad ang misyong ipinagkatiwala sa kanila. Dahil ito ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya't kung may mga bagay, matalian man o relasyon na mas mahalaga at binabalik-balikan at tila hindi kayang iwanan, maaaring hindi ito ang buhay na para sa atin. Ang importante mga kapanalig, na kapag tayo ay tinawag sa buhay na maglingkod ng lubos sa Diyos, nawa ay lubos din tayong magtiwala sa Kanya at hindi niya pababayaan lalo na ang mga taong mahalaga sa atin. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities at mga may sakit na patuloy pa rin nahihirapan, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ipagdasal natin kasama ang ating mahal na ina, Birheng Maria, na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amilin Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig ni Jesus sa kanyang banal na puso ating pagyamanin. Katapatan ng Birheng Maria, idalisay at isalamin. Kaya tuwi na nating ipanalangin, naway kalooban ng Ama'y matupad sa ating bawat gawain.